Nagpapatuloy rin ang paghahain ng kandidatura ng mga nagnanais maging kongresista sa National Capital Region. Alamin natin kung sino-sino ang naghain ng COCC sa report ni Mela Lesmoras. Mela? Yes, Nina, second to the last day na ng COC filing ngayong Lunes. Kaya dito sa Comelec NCR sa San Juan City, na nakatalagang tumanggap ng COC ng mga naghahangad tumakbo sa pagkakongresista sa Metro Manila, inaasahan na nga ang pagdagsa ng COC filers hanggang bukas. Maaga pa lang kanina unang dumating dito sa tanggapan ng Comelec NCR sa San Juan City ang negosyanteng si Rose Nonolin. Naghahangad siyang kumandidato para sa pagkakongresista sa Quezon City 5th District. Matunog ang pangalan ni Lin sa mga pagdinig ng House Squad Committee dahil idinadawit siya sa illegal pogos at formally scandal. Pero nang tanongin ng media ukol dito, tikom naman ang bibig ni Lin sa issue at puro no comment lang ang kanyang tugon. Sumunod naman dumating dito si Senadora Cynthia Villar na naghain na rin ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkakongresista para sa Las Piñas Lone District. Sinamahan siya ng kanyang asawa na si dating Senate President Manny Villar at mga anak na sina Senator Mark Villar at House Deputy Speaker Camille Villar. Sa isang panayam, sinabi ni Senadora Cynthia Villar na patapos na ang kanyang termino sa Senado kaya't nais naman niyang ipagpatuloy sa Kamara ang mga nasimulang inisyatibo, partikular na riyan para sa sektor ng agrikultura. Di naman ng Senadora laban sa mga bumabatikos sa kanilang pamilya, family legacy at hindi political dynasty ang kanilang ginagawang panunungkulan sa gobyerno. Tinya sa mga puntong ito ay tuloy-tuloy nga yung pagdating ng iba pang mga naghahangad na tumakbo sa pagkakongresista dito sa NCR. Tinya? Maraming salamat, Mela Lesmoras.